Punong-puno ang ating incubator. Daming harvest. Nasa 540 eggs. Native, upgraded, and pure heritage. Punong-puno, 540 eggs. Hi mga ka-native, magandang araw po sa inyong lahat. Andito naman tayo sa ating breeding area kung saan magiging integrated farm na po ito. Yan. So itong 1,500 square meter na manuka natin, hindi po natin to gagalawin. Kundi mag-a-add lang po tayo ng area kung saan magpaparami tayo ng mga hayop natin dito. So may baboy. Yan. So ngayon, itapit natin is yung pinagawa nating baboy. Baboyan. No? So sa baboy, mag-start na muna kami sa dalawa. Paunti-unti lang. And rabbit farm natin. Yan. And this year, susubukan natin na kumuha ng medyo malaking area, no? Siguro mga 1/4 hectare. At saka, yun na yung ano natin, rancho, kung saan doon na yung mga baka natin and kambingan. Kaya kapag merong customers dito, meron siyang hilig sa hayop, yan, maakit talaga. Lalong-lalo na kapag nakita niya. And dito sa ano natin, magiging integrated farm, halos team lang yung mga pagkain nila, no? Manok, baboy, baka, kambing. Halos team na yung mga pagkain nila at eksperimento tayo kung ano yung mga pagkain upang maging mabilis yung pag-harvest natin. Yan. At based din po yan sa experience natin dito sa pagmamanok. Tingnan natin yung ano, ginagawang bahay ni Papang. And punta tayo dun sa ano, ginagawang bahay ng baboyan, no? Ginagawa ni Papang ngayon. Itong mga manok natin, gumagala sila dahil hindi mainit. Ano pa lang, alauna ng hapon. Tignan nyo naman, parang halos gumagabi na. Dahil parang uulan, no? Pero hindi pa naman umuulan dito sa amin. Almost 2 weeks na hindi umuulan, kaya medyo dry talaga. Napapansin nyo, walang tumutubong mga damo dahil nga cornfield to dati. Itong ginamit nating manukan. Yung iba, nanging itlog. Uy, may itlog doon na, may nag-mate. Harvest na lang natin mamaya. Yung itlog. Shhh! Okay, wag niyong galawin yung itlog. Kunin ko yan. May nangingitlog talaga dito sa lupa, oh. Yan. So, hugasan lang natin to para malinisan. Yan, saka may itlog na naman dito. Yan, tatlo. Apat na ngayong tanghali dito sa native natin. Lagay lang muna natin dito. Si mama naglilibot na ang mga may butas-butas dito. No? So, chine-check kasi namin yung area, baka may lumabas na manok. So, kawayan po yung ano namin, yung pangdikit ng net para sa lupa. So, mag-check yun si mamang every morning at saka afternoon. Ito na yung ano natin, yung maging kulungan ng ating mga baboy. So, konti lang to kasi good for one lang itong ano namin, itong baboyan. Good for one na baboy lang. Fattening lang. Hindi na kami mag-aanay. Eh, kasi ikakasal yung ate ko next year. And umorder siya ng dalawang baboy. So, naplano namin na kami na lang yung mag-alaga ng baboy. And bibili niya yung baboy. So, may sure buyer na tayo. So, temporary lang muna to. Kasi nga, ano pa naman yun. Mga bagong lutas, no? Bagong, ano pa lang. 28 days yung mga biik na yun na kukunin. Mura kasi, no, kasi kinuha lang namin sa kapatid ni Papang. Yan. So mura kasi 'yon, kaya dalawa yung kinuha namin. So ito lang yung mga ano natin, yung pabahay ng ating mga manok. Yan, yung mga extrang cucumber and extrang mga ano kawayan. Yan. So wala masyadong gastos dito and yung semento natin, extra lang din po 'yan dito sa pinagawa natin na mga kulungan. At saka yung gasos lang dito, yero lang talaga. Dahil yung yero nila nasa 366 yung isa. Pang no, 366 yung yero pang. Yan, egilum. Ha? Ah, to 44 kasi 10 feet lang. Mas mahal yung sa manuka natin, 400 plus. Yan. So, si Papan lang dito yung nagpapanday. Kailan mo kunin yung baboy pang? Yan. So, Sabado, may baboy na kami dito. Dalawang baboy pang, no? Yan, dalawang baboy. Excited na kami.
Yan, so ito na lang yun, yero na lang yung tinatapos. Tapos ready na nga kunin yung baboy. Si Mamang oh, kukuha ng gata. Gagata siguro si Mamang. Mga heritage natin. Yan. So, paano magi-integrated to? Dahil dito chicken, dito sa street na to baboy. And so, dalawang baboy lang muna. And ito naman yung ano natin, yung magiging rabbit farm. And itong mga manok natin, siguro lilipad na, lilipad natin sa likod. Yan. Konti lang naman yung ano natin, magiging rabbit farm. Dahil yung production natin, may mga high farm tayo na rabbits, which is napakamahal. Pero benta natin ng mura. And meron din kaming ipoproduce na for meat, no? Na quality and quality din kasi high farm cross sa ano sa mga mumurahin na rabbit dahil yun yung aming gagawing for meat and ibebenta din ng affordable, no? Kung pwede lang gawing yung kasing price niya is sa manok, pwedeng-pwede. Yan. So medyo marami ding ano rabbit yung need naming ma-produce. Kasi pangkarne talaga yung aming main production. And yung high farm, is yung mga mabilis po, no? Or mga giant breeds. Yan. Sila po yung ano namin. Parang kung gusto mong bumili ng materials na maganda, mabilis ma-harvest, yan, pwedeng-pwede. So itong mga manok natin na andito gumagala lang, yan, baka ma-extend sila dito. Kasi yung boundary, yan pa na. At saka Calamansi farm yan. Palibot no sa manukan hanggang dito. Medyo malawak to. And ito, yan. So hanggang dyan, kanila papang pa yan, kanila mamang itong boundary na ito. Yan. And yung ano, yung plan din kasi namin, bibili namin itong ano, itong lupa na ito, itong nasa kabila, yung nasa kabila ng barbed wire, yung 1/4 na yan. So pag-ipunan natin, no? Dahil na magiging rancho 'yan ng baka at kambing natin. Napakalawak, 1/4 hectare. So hindi ako magbabahay dito kasi yung Mrs. ko teacher, no? At gusto ko malapit lang sa school yung ano, yung maging bahay namin. Kaya doon na lang ako titira. So yung sa ano ako naman sa mga kapag napagawa na kami ng bahay, doon na yung mga sisyo natin at saka yung incubator. Yung growing area, pagagandahin na yung growing area natin. At magbabantay, no, at mag-aalaga. Si Tito, no, ang tsuhin kong masipag. Yan. So sa ngayon, maganda yung ano, yung performance ng mga manok natin. Dahil malawak sila nakagala dito. Yun nga lang, medyo naninibago talaga sila. Dahil bago na po yung mga partners nila. Hindi katulad dati na ano lang, kung sino yung matapang, siya lang. So ngayon, may mga alpha na tayo na mga rooster every pens, no? Or ito, sa pen na to, sa heritage natin, si Bossing yung ating alpha. Dito naman sa ano natin, sa ating upgraded, si Crown yung ating alpha. Saan si Crown? Saan si Crown? Yun si Crown. Medyo malaki si Crown, ha? Yan, oh. Yan si Crown. Tsaka yung kasama yung anak niya, si Crown Jr. Dito naman sa ating mga native, ay si Alpha native natin. Yung ating Alpha. Yan, oh. Dahil si Alpha yung pinakamalaki dito. Pinapalibutan siya ng mga chicks. Yan. Dito si Omega sa likod, yung pula. And si Telisay. Or si Yellow. Yan. Sila yung tatlo dito sa naglalaki ang mga native. May mga ulik ba din? And andito si Gray. Yan. Si Gray. Abuho natin. Napakalaki din. And dito, yung meron din tayong malaki dito na binata. Kasi di pa matured. Yan. Oh. Yan. Si Mulawin. So dito naman sa nakagala natin na mga manok. Yan, oh. Dami din na yung nakagala dito. Pag-consumo yan, no? And
eksperimento kung ano yung rooster na maganda talagang gamitin. Yan, sa red yung ano dito, yung bida dito. Yan, sa red. Isang almost 6 months old na black upper. Napaganda na rin, oh. Laking Intenso Plus yan. Intenso Premium and Intenso Power Stag.